Magandang araw sa inyo, mga peace. Ayan, at tantalizing guys, kumindat pa. Ayun. So tayo ay magluluto ng ating tanghalian. So ang tanghalian natin ngayon na dandaradan, pritong isda. So nakabili ako ng isdang maliliit. Wala na ring ulo, so malinis na. So baga ready to cook na siya. Nilagyan ko lang siya ng konting asin para may lasa. Meron tayong sibuyas para sa ating iklog. Ayan, yung iklog nilagyan ko ng salt at saka garlic powder. Yun. So, ayan, at nagigisa na tayo ng ating sibuyas para sa ating iklog. Ayan. So, yung iklog binati ko na yon para kapag torta tayo. Ayan na nga, nilagay ko na yung iklog natin. So, ayan. Hintay lang nating maluto ang iklog at yung ating isda ay luto na rin. So yung rice natin andun na sa mesa, hinihintay na tayo. So iklog na lang po para tayo ay makakain na ng pananghalian natin. Crunchy yung isda natin, sarap. So ayan, meron na tayong rice sa mesa na kanina pa, yung ating tortang iklog na may sibuyas at saka fried fish. Masarap sana yung may suka. So kaso ayoko magsuka kasi acid, nag-iiwas ako sa acid para hindi tayo sumakit yung tiyan natin. Sensitive yung tiyan natin eh. So ayan, nagsandok tayo ng kanin. So yung kanin na yan is 1 cup na bigas lang yan, kaya kayang-kaya ko ubusin yan. Yan. So ayan na nga, at kukuha tayo ng isa pang sandok. Yan, para busog tayo bago pumasok sa trabaho. Ayan naman, at kukuha tayo ng ulam natin. So, unahin natin yung isda. Ayan. Kaso parang ayaw magpakuha ng isda eh. So, makukuha din natin yan. Ayan. Isa. Napakaliit ng nakuha. At kuha pa ulit tayo. Ayan. Siguro natin marami na to. Ayan. So, sunod natin yung ating iklog. Ayan. Legendary egg natin. Ang sarap niyan. So ayan ang ating unang subo, syempre yun munang legendary egg, syempre all time favorite. Yun, ako, syempre, makube, madadaya ako ng lasa ng iklog talaga naman. Walang pagbabago ang aking recipe sa iklog. Yun. So ang next naman natin, yung ating fried fish na napakalutong, nako crunchy yan, mga fish. Super crunchy, yun, kain na lahat, pati buntot, yun, sana kung may ulo, kain na rin eh. Kaso eh, binili ko, wala nang ulo, tinanggal na, yun, approve, yun, sarap, very good. So ang next naman natin, pagkakain, syempre, nagki-crave tayo, ilang araw na sa mani. So ang gagawin ko lang na luto sa mani, isasanag lang natin sa kawali na walang mantika, walang asin at saka syempre walang bawang. So yan, plain lang. So ganyan lang. Paborito yan ng lolo ko. Nalala ko tuloy yan, lolo ko. Mahilig siyang magsanag ng mani every Sunday pag nasa bahay siya at nagre-relax. Anyway, so yan. Lagay natin lahat yung bilili nating mani. Nasa 200, I think 500 grams yan. Nasa estimate ko, no? So, ayan, sanag lang natin. Alaga lang natin sa halo yan. Mamaya kasi nga, pag uminit na yung kawali, mabilis masunog ang mani. So, alaga dapat sa halo yan. So, ayan na nga, may mga sunog-sunog na. Halo lang tayo, halo na halo, hanggang sa maluto siya at maging brown. Pag naging brown yan, iset aside lang natin, hayaan natin lumamig, huwag yung tatakpan kasi hindi siya lulutong. So, palamigin nyo lang siya ng walang takip para malutong yung mani. So, ayan, at maya-maya konti, hahanguin na natin yung mani. So, ayan, mga piece, nilagay ko na sa Pyrex ko. So, hindi ko muna tatakpan. Mamaya ako natatakpan pag malamig na. At ako, maliligo. Ayan na nga, at ako, nakaligo na at nakabihis na. Ayan, at ako, ipapasok na rin. At natakpan ko na yung mani para pagalis natin na hindi marumihan yung mani. So ayan na nga, at pinatay ko na yung aircon. Andiyan na yung aking paboritong backpack. Siyempre, di mo mawala yan. At hugutin natin yung extension para safe tayo. Mahirap na, walang tao sa kwarto. So ayan, kinuha ko na yung susi ko at ilalak natin. Patayin muna natin ang ilaw ng kwarto. Yes, Dan. Ilalak natin ang ating kwarto. Ayan.
So, syempre, mag-safety shoes tayo. At ayan na nga, at tayo ay lalabas na at papasok nga. Tayo baka maiwan ng bus. Lock natin ang pinto. Yeah. Ayun, si Muning. Ikaw, ang sarap ng tulog. Nagising tuloy. Ayun, si Muning. Ming, 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 ming. Ayun. So tara't bababa na tayo. Ayan na nga, tagsuot na tayo ng ating mahiwagang salamin, pampapogi. At syempre, pangsangga sa sinag ng araw at maaraw na maaraw po. Napakainit sa baba. So ayan, at time check po is 1:30 p.m. So 1:30 p.m. po. Ayan, ako, napaka-araw, napaka-init. Talaga, summer dito sa Middle East. Of course, syempre, talagang sanay na kami dyan. Mga ganyang init, basic na yan sa amin. So, ayan. At dumating na yung aming bus. At sasakay na tayo sa bus. At nakaupo na tayo. Ayan, syempre, pakit muna. Yes! Ang pogi talaga naman. So ayan na, takababa na tayo ng bus at nandito tayo sa planta. So paano mga peace, so tayo magtatrabaho muna para may pambili tayo ng bigas, syempre. So paano mga peace, bye-bye!